The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Herod the Tetrarch heard about all that was happening, and he was greatly perplexed because some were saying, John has been raised from the dead. Others were saying, Elijah has appeared. Still others, one of the ancient prophets has arisen. But Herod said, John I beheaded. Who then is this about whom I hear such things? And he kept trying to see him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid. Good morning, brothers and sisters. Pakibati din ng good morning ang ating mga katabi. Good morning, everyone. And also to our online parishioners, your prayers are with us in this Mass. I will reserve the meditation and reflection on the first reading this Saturday for our SMG, because these personalities, Ezra, Haggai, and Nehemiah, Zechariah, these are what we call post-exilic figures. So we reserve our discussion this Saturday for them. But today, let us honor and let us also show our gratitude to our first Filipino saint, San Lorenzo Ruiz. His image is here before us. Kahit maging 1,000 man ang buhay nyaring katawan, pawa kong ipapapatay kung inyong pagpipilitang si Kristo'y aking tatalikdan. These are the final words of San Lorenzo Ruiz. Had I many thousands of lives, I would offer them all for him. Never shall I apostatize. You may kill me if that is what you want, to die for God. Such is my will. Coming from the mount of a layman, of a sacristan, of a family man. Ang unang santong ng nating mga Pilipino ay hindi po pari o madre. Ang unang santong Pilipino ay isang tatay, asawa, at ordinaryong manggagawa. Para ipakita sa ating lahat na ang kabanalan, na ang pagsunod sa Diyos ay hindi nasusukat kung ikaw ay nasa harap o likod ng altar. Ang pagsunod sa Diyos ay nakikita sa ating kahandaan na mag-alay ng ating mga sarili para sa Panginoon. Let us repeat and savor the final words of San Lorenzo Ruiz. Kahit maging 1,000 man ang buhay nyaring katawan, pawa kong ipapapatay kung inyong ipagpipilitang si Kristo'y aking talikdan. I am a Catholic, and if I had 1,000 lives, I will offer them all for God. Si San Lorenzo po ay pinanganak noong 1594 sa Binondo, na tinatawag din nating Extramuros. He was not even born Intramuros, which was then the capital or the center of our country, at least at that time. So he was born of a Tagala mother and a Chinese father. Kaya even then, meron ng connection ang Chinese and Filipino. Kay San Lorenzo makikita natin ang pagsasama ng dalawang lahing ito. Kaya hindi dapat nag-aaway ang mga Chinese tsaka mga Filipino. Kasi yung ating unang santo ay kalahati Chinese at kalahati Pinoy. Hindi tayo dapat nag-aaway tungkol sa West Philippine Sea.
So ipagdasal din natin kay San Lorenzo na tayo yung mga Chinese at Pilipino, wag na tayong mag-away, no? At saka sana yung mga Chinese, wag na rin, anyway, ibang usapan po yun. So San Lorenzo Ruiz, if you know the story of San Lorenzo, let's just review a little about the life of San Lorenzo. Kami po ni Monsignor Bonglo, yung rector ng National Shrine, we are in contact with one another. Si Monsignor Bonglo po ngayon ang parish priest and rector ng National Shrine of San Lorenzo in Binondo. So one time we were discussing that one of these days we will be staging the life of San Lorenzo here in Payos in our theater. So it's a project that is now in its seminal state, but we will try to stage the life of San Lorenzo Ruiz so that young people and every one of us would have knowledge of this great figure of our faith, San Lorenzo. Meron siyang tatlong anak at mapagmahal sa kanyang asawa. And he was a secretary in the parish. He had a very nice handwriting. So the Dominican priest hired him to become the escribano of the parish. Kasi dati naman po, wala pang computer, kaya ang lahat ay sulat kamay. And Lorenzo had a beautiful handwriting. He was just an ordinary guy, but accused of murder of a Spaniard. So kailangan siyang lumikas kasi ikukulong siya ng mga Spaniards, and he did not want that. Kahit labagsak lang kanyang kalooban, kailangan niyang tumakas because he knew he would not get justice from the Spaniards. So there was also that moment that he joined the mission to Japan, mga mission ng Dominikanong pari. Yung kanyang pagtakas sa kamatayan, wala sa kanyang pag-iisip na yung pala ang kanyang dadatnan sa Japan in Nagasaki. They were arrested soon because at that time Christianity was forbidden in Japan. They were imprisoned, tortured. I don't know kung if you're familiar with the way they were tortured. Yung pinaiinom sila ng tubig, tapos lalagyan ng kahoy ang kanilang tiyan at didiinan para isuka nila yung tubig. Kukunin ang kanilang mga daliri at ito ay lalagyan ng mga needles at binitin siya ng patiwarik kasi ayaw nilang mag-apostasize. Ayaw nilang mag-renounce ng kanilang pananampalataya. He was with 15 others who suffered martyrdom in Nagasaki in 1637, September 28 or 29. Ano yung makikita natin sa buhay ni San Lorenzo? Fidelity. In the ordinariness of his life, there was such fidelity till the end. If I had 1,000 lives, I would offer them all to God. At yun ang magandang pag-isipan din natin sa araw na ito. Would we have the same courage? Would we have the same faithfulness to God? Napakadali nga natin po na talikuran ng pananampalataya. Sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, napakadali nating kalimutan na tayo'y Katoliko. Napakadali natin na talikuran na tayo'y Kristiyano at tagasunod ni Kristo. Sa isang tukso lamang sa harap natin, agad-agad tiklop tayo at agad-agad tatalikod tayo. But for San Lorenzo, if I had 1,000 lives, I would offer them all. Sa misa natin ngayon, ipagdasal natin yung ordinaryong Pilipino, tayong mga ordinaryong Katoliko. Ang pananampalataya ay hindi po nakabatay sa kaalaman. Ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa estado mo sa lipunan. Ang ating pagsunod sa Diyos ay laging nakaugat sa kahandaan natin maging tapat sa Panginoon. As Mother Teresa would say, I often repeat this, God does not expect us to be successful. God wants us to be faithful.
What is fidelity? Fidelity is not just loyalty. It's more than loyalty. Fidelity is to entrust our lives to God, even if it costs us our lives, even if it leads us to pain and suffering and hardships and difficulties. So sa mga pinagdadaanan nating hirap, ang dali-dali nating magduda sa Diyos. Pag pinagdaanan natin ang isang pagsubok sa buhay, ang dali-dali natin na talikuran ng Diyos. Pero San Lorenzo sinasabi sa atin sa araw na ito, stick to it, kapatid. The stick to itiveness of the faith. As for me and my family, we will stick it out with the Lord. We will stay with Him. We will remain in Him. That's fidelity. A decision of the will, of the mind, and the heart. A decision to say that in spite of the sufferings that I go through, in spite of the persecutions that I am going through, I remain. I remain in God, and I remain loyal to my family. I remain loyal to goodness. I remain loyal to what I believe to be true, to what I hold to be important in my life. So in this Mass of San Lorenzo Ruiz, we pray together for that fidelity in spite of the many persecutions we go through in life. Had I many thousands of lives, I would offer them all for God. Maraming salamat ulit sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. To our online parishioners, thank you for being with us and praying with us today. Kapistahan ni San Lorenzo Ruiz, I'd like to invite you sa Binondo. Yan, pwede kayong dumalaw. Malapit lang naman po ang National Shrine of San Lorenzo Ruiz. It would be good to go to Binondo. Makakain ng hopya. No? And also, huwag tayo magalit sa mga Chinese kasi si San Lorenzo, half Chinese and half Filipino. Yung lector natin kanina, yan, half Chinese, half Filipino. And I think we pray also for a cordial relationship between China and Philippines through the intercession of San Lorenzo Ruiz. And also, finally, may I ask some favor from you? On this feast day of San Lorenzo Ruiz, meron po tayong tinutulungan ngayon na isang nanay at baby. They are now housed in Payos. Mag-a-undergo po yung baby ng operation sa PGH kasi lumalaki yung kanyang ulo, and they are here today. They have been with us for the past week already. Binibigyan po natin sila ng shelter and some food, and sila po ay galing ng Palawan. They were referred to us by the sisters from Palawan. So they were brought here para sa operation ng bata. And the child needs some help also for the operation. Kaya, well, tinutulungan po ng parokya natin ngayon. Pero if there are some of you who would be so generous and kind enough on this feast of San Lorenzo, let us help this baby. Andito po siya ngayon. Later, you can approach the mommy para kung ano man maitutulong natin sa kanya. I don't know when is the operation, pero lumalaki po yung ulo ng bata for some reason or another, and he needs an immediate operation. The Lord be with you. And with your spirit. And may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.